Ako, malinaw na malinaw na si Go Hopping, mm-hmm, ay si Mayor Alice Go. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information, mm-hmm, para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. Tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Go. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yun? Unang-unang kumbinsido ako na si Go Hopping ay si Alice Go. Kumbinsido, mm-hmm, ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Hopping. No? Mm-hmm. In similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Go. Mm-hmm. Doon sa application nila for special investors resident visa, mm-hmm, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. Mm-hmm. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Mm-hmm. Nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Go families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. Mm-hmm. So, yung papel sa special investors resident visa at yung mga incorporation papers nila, tugma yung address. Mm-hmm. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin, nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, mm-hmm, dahil dumating dito si Go Hopping ng 13 years old, uh-huh, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. Eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, mm-hmm, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Go. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Go dito? Ako, malinaw na si Go Hopping, mm-hmm, ay si Mayor Alice Go. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information, mm-hmm, para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Go Hopping at si Alice Go. So once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Go at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration, mm-hmm, para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, mm-hmm, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, mm-hmm, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na daladala niyo yung fake birth certificate niya. Mm-hmm. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Eh. Hindi, mm-hmm, lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. Mm-hmm. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, mm-hmm, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration.